Hello guys, good evening, welcome to my channel, and this is OGTV Coin Hub, and I hope to support my YouTube channel, watch, like, and subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating topic. So guys, ngayong gabi na ito is tatalakayin natin yung year 2003 na 1 peso BSP series. Alamin natin guys kung alin dito yung magnetic tsaka non-magnetic tsaka pros coin ang tawagin. Meron kasi siyang tatlong klase guys. Yung una, ito yung tinatawag na non-magnetic na year 2003 1 peso coin. Kalawa, ito naman yung magnetic na year 2003 1 peso coin. Pangatlo, ito yung year 2003 na frosted die reverse and reverse. Kitang kita nyo naman guys yung luster nung year na pros coin. Napakaganda. Ngayon guys, tatry na natin siyang magnetin. Unahin natin tong non-magnetic. Kita nyo guys, hindi siya namamagnet. Non-magnetic. Kanga. Kaalaman lang guys ha, kasi yung taon na ginawa na mga 1 peso coin is from 1995 to 2003 na non-magnetic. Hanggang dun lang yung inabot. Tapos nung nakaraan yung ilang siglo, no, naglabas naman sila nitong magnetic na barya na year 2003. Guys, namamagnet. Pero sa quality guys, mas gusto ko tong non-magnetic. Kasi ito, tatagal to sa sirkulasyon. Oo, magkakaroon tayo ng konting mga gasgas. O di kaya yung iba, medyo faded na, sobrang tagal. Pero isa lang masasabi ko sa inyo guys, hindi ito kinakalawang. Kasi wala itong halong bakal. Hindi kagaya nitong mga bagong gawa. Ito. Ingatan mo huwag mabasa ng ulan kasi sigurado kakalawangin na. Although maganda siya. Wala eh, nagtitipid na kasi yung Bangko Sentral ngayon. Kapos sila ngayon sa mga materials. Gawa nung mga dati pang mga coins, hindi naman nakakabalik sa kanila para tunawin. Kaya nahaluan nila ng bakal. Kasi itong pangatlo, ito yung frosted die year 2003 reverse and reverse. Yan yun guys, mga magnet to. Hindi ba? Dahil sa lahat ng coins, ito yung pinakamahirap mahanap. Pero alam ko yung sa Numista, price guide lang naman nila yun na nababa rin ang kuha nila dito. Ewan ko ba, pero ang vintage niya mababa. Pero yung presyo niya is mababa compare sa iba. Nadalawa na nauna. Pero mahirap na itong mahanap guys. So ngayon sa sirkulasyon. May mga ilang collector kumukuha nito ha, nasa 30 pesos pros coin. Hanggang dun lang guys, hindi na tataas pa.
And guys, I hope na sana supportahan yung aking munting channel. Kasi ako ay nagsisimula pa lamang. Sa mga bagong viewers ko, nagpapasalamat ako kasi papano nadadalaw nyo kahit hindi nyo naman natatapos yung video ko. Na-appreciate ko na yun. Guys, ito yung topic natin for today. Ah. Salamat sa mga nanonood. That's all. Thank you.